ibig mo sa ngibulot sa taong lumilimot ang amoy iulog. Panginoon, napasamin ikay tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot. Awa mo'y sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo po kami ng paninindigan na tumakak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kami na may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagkakarian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David.
Pahiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa bamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yung gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siya umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo. Buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina na iligtas kami
sa dusan. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin sa lupa. Ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita bilang nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabukod ang inyong mga isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasaka ng tao sa buong daigdig. Kaya maging handa kayo sa lakad ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkakaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lakad ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay kukunin natin sa ikalawang pagbasa
at sa Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol San Pablo, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Ang ibig sabihin ng Panginoon, sapagkat nagsimula na po ang panahon ng Adbiyento, simula sa araw na ito, sa bawat araw ng panahon ng Adbiyento at sa bawat araw ng panahon ng Disyembre, bilang pagmamahal natin sa Diyos, magmahalan tayo. Makalin natin ang isa't isa. Makalin natin ang lahat ng tao. At sa ating pagmamahal, lagi tayong naglilingkod, nagkakawanggawa, nag-aalay kapwa, laging tumutulong, lalo na sa mga nangangailangan. Sikapin natin kalimutan ang ating sariling kapakanan. Isipin lagi natin ang kapakanan ng ibang tao. Sikapin natin huwag gumawa ng anumang masama laban sa ating kapwa. Lagi tayong gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. At bawat saglit, sikapin natin magkaroon ng maging ng mabuting pakikitungo sa lahat ng tao. Dapat sa panahon na ito ng Advent at sa bawat araw ng Disyembre, ang dapat maging diwa ng ating buhay, nagmamahal ng kapwa bilang pagmamahal natin sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon sa ikalawang pagbasa. Ngayon, bakit ang gusto ng Panginoon ang diwa ng ating buhay bawat saglit sa panahon nitong Advent at sa araw-araw ng Disyembre? Bakit ang gusto ng Panginoon ang diwa ng ating buhay laging nagmamahal ng kapwa? Bakit? Ang sagot po ay makukuha natin sa ating Ebanghelyo ngayong umaga. Ang ipinapahiwatig ng ating Panginoong Jesus sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, ang kamatayan ng bawat isa sa atin
ay biglang dumarating. At sa panahon na ito, napakarami sa atin ang namamatay na. Hindi po mabilang-bilang ang mga tao na namamatay na sa panahon na ito. Dito lang sa ating simbahan ng Quiapo, napakaraming naglilingkod dito na tinawag na ng Diyos sa kabilang buhay. At tinawag niya ng sunod-sunod. Tingnan lang natin ang dingding sa magkabilang panig ng simbahan. Yan ang mga larawan ng mga maraming taong naglilingkod dito sa simbahan na tinawag na ng Diyos sa kabilang buhay. Sa ating mga angkan, sa ating mga kamag-anak at kaibigan, marami na ang namamatay at sunod-sunod na namamatay. Ang aming angkan, napakalaki. At kapansin-pansin, marami sa aming angkan namamatay na at sunod-sunod na namamatay. Panahon ngayon ng kamatayan ng maraming tao, may malaking chance na marami sa atin dito ibibilang na ng Diyos sa mga darating na araw na kukunin na niya sa kabilang buhay. Ngayon, para kung dumating ang ating kamatayan na biglang dumarating, at handang-handa tayong kumarap sa Diyos at sa saglit na tayo ay namatay, isasama niya kaagad sa langit ang payo ng ating Panginoon. Sa panahon na ito, gawin natin na ang ating diwa ng buhay nagmamahal ng kapwa. Sapagkat ang pagmamahal ng kapwa, yan po ang pinaka-passport ng bawat isa sa langit. Yan ang dahilan kung bakit ipinapayo ng Panginoon mula sa araw na ito, magmahal tayo ng kapwa. Malamang marami sa atin ang ibibilang niya sa mga kukunin na ng Diyos sa kabilang buhay. Para tayo ay makauwi sa langit at hindi sa ibang lugar, magmahalan daw tayo. Mahalin natin ang lahat ng tao. Maglingkod tayo bilang pagmamahal natin sa Diyos. Para kung namatay tayo, sigurado, langit ang ating tungo. Yan ang message ng ating Panginoong Jesus sa araw na ito. Unang araw ng panahon ng Advent. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya.
sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon na panahon ng Adviento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Ang ating tugon po, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayanawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento, upang mas maging makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Madama nawa ng mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa, at mga naghihikahos dulot ng pandemya, ang pagdamay at paghilom ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya, upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming na mayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo po ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kami tunay na sumasampalataya kay Hesukristo na anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagdating, kabutihan, pag-asa.
at mga puso tapat. Sa mundo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinakiya na mamuhay ng mahirap upang mapakisamakan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkikisama niya ay puspusang nagniningning, at ang pangako niya na kapanapanabik ay inaasahan namin na lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhal ka, buong may kapal, banhal ang iyong pangalan.
banal ang iyong kalian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa bilay ay nagpalagad at nakiramay sa lahat. Huwag lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipagayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pasko.
Kaysaya dapat ng Pasko, kung bawat pamilya ay buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsalukan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapala na pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay, sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan.
upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, ninulwalhati ka namin.